upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya. Nagsanib-tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DepEd Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Poson para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral Tarlaceño. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganun din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DZTZ, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing, we are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud, I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DepEd, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, eh sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral Tarlaceño here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZDZ 828. Radio Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie Andueñas. And I will be your teacher broadcaster for today. Niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney ng araw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam niyo na, yan ang jeepney. Welcome sa ating Project Shine! Aral Tarlaceño ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac,
Channel 26. At Converge Cable, Channel 100. At sa bayang napapakinggan sa 8:28 AM, DZDZ Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Hello, hello! Kumusta na kayo, mga giliw naming tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng mga hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa Homeroom Guidance Program, Ginang Ruby Ann Colliado Sullivan, tumasahim papawid mula sa bayan ng Victoria, lalawigan ng Tarlac. Sasamahan at gagabayan kayo sa pagkatuto sa most essential learning competency na nakapagbabahagi ng mga kaalaman at kakayahan sa paglutas ng mga payak na issue o suliranin sa pamilya at komunidad. Bago tayo magtungo sa isang bagong leksyon, nais kong balikan ang ating aralin noong nakaraang linggo kasama si Ginang Jonna Yebes Abon. Ito ay tungkol sa pagtulong sa komunidad. Ang ilan sa mga gawain na makatutulong sa komunidad ay ang mga sumusunod: pagbibigay ng donasyon, health caravan o serbisyong medikal, pagtulong sa mga rescue, pagtatanim, at paglilinis ng kapaligiran. Talaga namang kitang-kita ang pagiging matulungin ng mga Pilipino. Ito ay isa sa mga kahanga-hangang ugali nating mga Pilipino. Kayo mga anak, ano ang ginagawa ninyong paraan o gawain upang makatulong sa inyong komunidad? I-type lang ang inyong sagot sa ating chat box o comment section sa ating FB Live. Nakakatuwa naman! May sumagot na siya raw ay naglilinis sa paligid. At heto, mayroon pang nagtatanim ng mga halaman at puno. Magaling mga anak! Ako ay natutuwa sapagkat sa mga hakbang na ito, nakatutulong kayo sa inyong komunidad. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na sa ating bagong aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na maging mabuting tao. I-type lang ang mga salitang handang-handa na ako kung ikaw ay handa nang matuto sa bagong aralin ngayong araw. Mga anak, maglaro muna tayo. Ayusin ang mga letra upang mabuo ang salita. Para sa unang salita, ang mga letra ay A, K, A, K, Y, A, H, N, A. Kung ang nabuo mong salita ay kakayahan, ikaw ay magaling! Ikalawang salita. Ang mga letra ay S, U, I, L, A, R, I, N, N. Kung ang nabuo mong salita ay suliranin, ikaw ay mahusay! At para sa huling salita, ang mga letra ay T, A, G, U, L, T, S, A. Kung ang nabuo mong salita ay paglutas, ikaw ay tama! Ang mga salitang ito ay may kinalaman sa ating bagong aralin na
pagbabahagi ng mga kaalaman at kakayahan sa paglutas ng mga payak na isyu o suliranin sa pamilya at komunidad. Ano nga ba ang suliranin? Ang suliranin ay isang problema o alalahanin. Ito ay hamon sa buhay na susubok sa iyong kakayahang magdesisyon at pananampalataya sa Panginoon. Maaaring ito ay magmula sa iba't ibang aspeto tulad ng personal, pamilya, at komunidad. Ang mga suliranin ay nangangailangan ng solusyon, tugon, o desisyon. Narito ang mga maaaring maidulot ng suliranin. Una, mahuhubog ang iyong kakayahan sa paggawa ng mga solusyon o desisyon. Makatutulong ang mga ito upang mas mapalalim ang iyong kaisipan at makapag-isip ng mga maaaring maging solusyon sa suliranin. Kahit ikaw ay bata pa lamang, may kakayahan ka ng solusyonan ang isang payak o simpleng suliranin. Ikalawa, makatutulong ang mga suliranin upang mas maging mabuti kang tao. Ang mga suliranin ang magpapatibay sa iyo. Mula sa mga aral ng mga suliranin o problema, ikaw ay matututo. Ikatlo, maaaring magkaroon ng mas maayos o di kaya ay mas magulong pagsasama ng pamilya o ng mga mamamayan sa komunidad. Ang mga suliranin ay dapat pag-usapan at pag-isipan dahil kung hindi ito masusolusyonan ng maayos, maaari itong makasira sa pagsasama ng bawat kasapi ng pamilya at ng komunidad. Narito naman ang mga dapat gawin sa paglutas ng mga suliranin. Una, humingi ng gabay sa Panginoon at sa mga nakatatanda sa iyo o sa mga taong nakaranas na ng suliranin na gaya ng inyong kinakaharap. Walang hindi kakayanin kung magtutulungan. At higit sa lahat, laging humingi ng gabay at tulong sa Panginoon. Ikalawa, maging positibo sa pagharap sa mga suliranin. Laging isaisip na may magandang dulot ito sa iyo at masusolusyonan kung maggagawan mo ito ng paraan. Walang mangyayari kung puro negatibo ang iyong iisipin. Ikatlo, unawaing mabuti ang suliranin at sitwasyon. Huwag magpadalos-dalos. Ang mga gagawing desisyon o tugon ay dapat na pinag-iisipang mabuti. Ika-apat, pag-isipan at pag-usapang mabuti ang gagawing mga desisyon o solusyon. Ang mga suliranin sa pamilya o komunidad ay dapat na pinag-uusapan at idinudulog sa bawat kasapi nito. Ang mungkahin ng bawat isa ay mahalaga. Ikalima, laging isaisip na anuman ang magiging dulot ng gagawing solusyon, walang dapat sisihin. Dapat magtulungan sa paggawa ng desisyon at anuman ang maging epekto nito, maganda o nakasama, walang dapat sisihin. Bagkus, gawin itong inspirasyon upang makabangon at makagawa ng mas mahusay na desisyon o tugon. Ano ang magagawa ng isang batang tulad mo? Bilang isang bata, may magagawa ka upang malutas ang mga payak na suliranin sa pamilya o komunidad. Ilan sa mga ito ang mga sumusunod.
Una, maaari kang magbahagi ng iyong opinyon sa maayos na paraan. Ang batang katulad mo ay may mungkahi o opinyon na maaaring makatulong sa paglutas ng suliranin. Ipahayag ang naisip mong solusyon sa maayos na paraan o may paggalang. Ikalawa, maaari kang magbigay ng ngiti o saya sa pamamagitan ng pagyakap sa kasapi ng pamilya o di kaya ay pagpapadala ng maikling mensahe ng pag-asa o katatagan. Ang simpleng ngiti, yakap o mensahe ng pag-asa na iyong ibibigay ay napakalaking bagay na sa paggaan ng pakiramdam ng bawat isa. Sa ganitong paraan, magiging positibo ang magiging tingin sa suliranin. Ikatlo, maging halimbawa ka ng kagandahang asal at pagiging positibo tungo sa paglutas ng suliranin. Ang pagkakaroon ng kagandahang asal at disiplina ay malaking tulong sa paglutas ng isang suliranin. Mga anak, ako ay may ibabahaging tula na aking isinulat na magbibigay sa inyo ng inspirasyon tungkol sa tulong na maaari ninyong maibigay sa paglutas ng suliranin sa inyong pamilya o komunidad sa kabila ng inyong murang edad. Bata man sa inyong paningin. Bata man sa inyong paningin. Ako'y makatutulong pa rin. Lungkot nyo'y aking papawiin. At kayo'y aking patatawanin. Sa mga usaping isyu at suliranin, ako'y may mungkahi rin. Sa paglutas ng mga ito, nais kong makibahagi rin. Kung kaya'y baset ko'y inyong pakinggan din. Sa munting tinig ko, sisibol ang pag-asa. Makakakuha kayo ng mga ideya na makatutulong upang malutas ang problema. Bata man sa inyong paningin, bulilit man ang tawag sa akin. Ang hangarin kong makatulong ay unlimited din. Talaga namang kahanga-hanga ang mga batang katulad nyo na ang hangarin ay makatulong upang malutas ang mga suliranin sa pamilya o maging sa komunidad. Mga anak, mahalagang tandaan ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Una, ang suliranin ay isang problema, alalahanin o hamon sa buhay na susubok sa inyong kakayahang magdesisyon at pananampalataya sa Panginoon. Mga anak, tandaan ninyo na ang mga gagawing desisyon o solusyon sa isang suliranin ay dapat na pinag-iisipang mabuti. Laging humingi ng gabay sa Panginoon. Ikalawa, ang batang tulad mo ay may kaalaman at kakayahan na makatutulong upang malutas ang suliranin. Ang iyong mungkahi o opinyon ay mahalaga. Ibahagi mo ang mga ito sa maayos na pamamaraan. Ikatlo, laging isaisip na kakayanin kung magkakaisa. Ang bawat kasapi ng pamilya at komunidad ay mahalaga, kaya kailangang pakinggan ang mungkahi nila. Kung ano man ang maging pasya at epekto nito, walang dapat sisihin,
Bagkus, mas lalong paigtingin ang pagtutulungan at pagkakaisa. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinapakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat, ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito, mga anak, hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Makinig kayong mabuti, mga anak, sapagkat sa kwentong aking babasahin, manggagaling ang mga sagot sa inyong pagsusulit. Sa Komunidad ni Pedro. Sa barangay Kaisa, nakatira ang pamilya ni Pedro. Maayos ang pamumuhay nila rito hanggang sa maganap ang isang pangyayari na nagpabago sa kanilang buhay. Tumama ang isang malakas na bagyo sa kanila at maraming mga pamilya ang nawalan ng pagkain, damit at tirahan. Ang pantustos sa pagkain at iba pang pangangailangan ng kanilang mga kabarangay ang suliranin ngayon ng kanilang kapitan at mga kasamahan nito dahil kinakapos na rin sila ng pondo dahil sa dulot ng pandemya. Tinulungan nila ang mga naapektuhan ng bagyo at nagkaroon ng panawagan ang kanilang barangay sa mga gustong magbigay ng mga tulong o donasyon. Narinig ito ni Pedro at agad niyang iminungkahi sa kanyang mga magulang na sila ay magbigay ng mga pagkain at mga damit na hindi na nila ginagamit. Sinabihan rin ni Pedro ang kanilang mga kapitbahay tungkol sa panawagan at sila'y kanyang inikayat na magbigay ng tulong na agad namang tinugunan ng mga ito. Nakaipon ang mga magkakapitbahay ng 2 sako ng mga damit at 3 kahon ng mga iba't ibang mga pagkain tulad ng mga tinapay, noodles at dilata na agad nilang dinala sa kanilang barangay hall. Siguradong nakinig kayong maigi sa kwento, mga anak, at mukhang handang-handa na kayo sa inyong pagsusulit. Tara, simulan na natin. Ano ang inyong gagawin? Isulat ang tama kung wasto ang isinasaad ng pangungusap at mali naman kung hindi. Uulitin ko, isulat ang tama kung wasto ang isinasaad ng pangungusap at mali naman kung hindi. Para sa unang bilang, tinamaan ng bagyo ang komunidad ni na Pedro. Tinamaan ng bagyo ang komunidad ni la Pedro. Tama o mali? Kung ang iyong sagot ay tama, ikaw ay mahusay. Tama, mga anak, binagyo ang kanilang lugar kung kaya marami ang nawalan ng pagkain, damit at tirahan. Para sa ikalawang bilang, walang ginawang aksyon ang kanilang kapitan para sa mga naapektuhan ng kalamidad. Walang ginawang aksyon ang kanilang kapitan para sa mga naapektuhan ng kalamidad. Tama o mali? Kung ang iyong sagot ay mali, ikaw ay tumpak.
Tinulungan nila ang mga naapektuhan at nagkaroon sila ng panawagan para sa mga gustong magbigay ng tulong o donasyon. Ikatlong bilang, iminungkahi ni Pedro sa kanyang mga magulang at mga kapitbahay na sila ay magbigay ng tulong sa mga lubos na naapektuhan. Iminungkahi ni Pedro sa kanyang mga magulang at mga kapitbahay na sila ay magbigay ng tulong sa mga lubos na naapektuhan. Tama o mali? Kung ang iyong sagot ay tama, ikaw ay magaling! Si Pedro ang nagsabi at naging daan upang malaman ng kanyang mga magulang at mga kapitbahay ang panawagan upang matulungan ang mga higit na naapektuhan ng bagyo. Ika-apat na bilang. Nakaipon ang mga magkakapitbahay ng 2 sako ng mga damit at 3 kahon ng mga iba't ibang pagkain tulad ng mga tinapay at dilata. Nakaipon ng ang mga magkakapitbahay ng 2 sako ng mga damit at 3 kahon ng mga iba't ibang pagkain tulad ng mga tinapay at dilata. Tama o mali? Kung ang iyong sagot ay tama, ikaw ay mahusay. Dahil sa pagtutulungan ng mga magkakapitbahay, sila ay nakaipon ng mga damit at pagkain na kanilang ibibigay sa mga naapektuhan ng kalamidad. At para sa huling bilang, ang 5. Naipakita sa kwento na kahit bata ay maaaring makatulong sa paglutas ng suliranin ng isang komunidad. Tama o mali? Kung ang iyong sagot ay tama, ikaw ay magaling! Malaki ang papel na ginawa ng batang si Pedro sa kwento sapagkat siya ang nagmungkahi at nanghikayat sa kanyang mga magulang at kapitbahay na magbigay ng tulong. Mga anak, laging tandaan na ang inyong opinyon, kaalaman, kakayahan at gawa ay mahalaga sa inyong pamilya at komunidad. Binabati ko kayong lahat, mga anak, sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot ng ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling, mahusay, mabuting tao. Mga anak, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheet. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Isang aralin na naman ang ating natapos sa araw na ito. Kaya panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito ay inyong maisa sa buhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa Homeroom Guidance Program sa 4th na baitang Ginang Rubian Colliado Sullivan na nagpapaalalang piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli!
at paghanga sa inyong patuloy na pag-aaral. Welcome sa ating Aral Tarlakhenyo sa RTV Tarlac Channel 26 at sa DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Narito na ang paaralang walang sawang naglilingkod mula dito sa Villa Antipay, mula dito sa bayan ng San Manuel, mula sa bayan ng San Clemente, mula sa Santa Ignacio, mula sa bayan ng Victoria, mula sa lungsod ng Tarlac. Teacher Jury Andres Madriaga ang inyong teacher broadcaster para sa ika-apat na baitang ng PE. O Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 20 at Converge Cable Channel 100 at sa bayang napapakinggan sa 8:28 AM DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kamusta kayo mga giliw ko ang tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga, inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa Homeroom Guidance Program sa ikalimang baitang Ginang Jesly R. Bautista. Sumasahing papawid mula dito sa Baytoria, lalawigan ng Tarlac. Sasamahan at gagabayan ka sa most essential learning competency na nakapagbabahagi ng kaalaman at kasanayan sa paglutas ng simpleng issue o suliranin ng pamilya at komunidad. Bago tayo magsimula, nais ko munang balikan ang ating aralin noong nakaraang linggo. Inyong natutuhan sa inyong nakaraang aralin ang mga pakinabang o magagandang epekto ng pagtulong sa isang pamayanan. Alam kong naaalala niyo pa ang mga ito. Kaya naman, ang gagawin niyo lamang ay iguhit ang masayang mukha kung ang pahayag ay nagpapakita ng magandang epekto ng pagtulong sa pamayanan. At malungkot na mukha naman kung hindi. Maaari niyong isulat sa papel ang inyong sagot o di kaya'y i-post ang mga ito sa ating comment section. Paalala lamang, gamitin ng maayos ang comment section. Para sa unang bilang, pinulot ni Leo ang mga nakakalat na basura sa daan kahit hindi ito sa kanya. Nakita ito ng kapitan ng barangay at masayang mukha. Mahusay mga bata. Ikalawang bilang, may clean up drive campaign ang sangguniang kabataan. Imbes na tumulong,
mas pinili ni Danica ang manood. Ano ang inyong sagot? Malungkot na mukha. Para sa huling bilang, malugod na nakiisa ang mga mamamayan ng Barangay San Gavino sa pagpapatupad ng curfew. Ano ang tamang sagot? Gang mukha. Huwag kakalimutan na ang pagbibigay tulong ay nakakalikha ng pakinabang o magandang epekto sa ating pamayanan. Ngayon ay simulan na natin ang panibago nating aralin. Handa na ba kayo? Handa na kayo. Kaya umupo ng maayos at makinig mabuti. Nasubukan mo na bang magbahagi ng iyong kaalaman o kasanayan sa paglutas ng simpleng issue o suliranin ng pamilya at ng iyong komunidad? Yan ang tatalakayin natin ngayong umaga. Tara at dagdagan ang iyong kaalaman ukol dito. Tunghayan natin ang dialogo ng pamilya Reyes. Alamin kung paano nila nalutas ang kanilang suliranin. Inay, malapit na po ang aking kaarawan. Di ba na ipangako niyo sa akin ni tatay na bibilihan niyo po ako ng maganda at malaking manika? Kung mataas ang aking grado sa paaralan? Oo naman, Nika. Iyan ang magiging regalo namin sa iyo dahil isa kang mabait at masunuring bata. Salamat, Nanay! The best talaga kayo ni Tatay. Ano sa tingin niyo, mga anak, ang sumunod na nangyari? Nabilhan kaya nila ng maganda at malaking manika si Nika? Maaari niyong isulat ang inyong opinyon sa ating comment section. Kaya, at na! Narito ang karuktong ng ating dialogo. Nika, anak, maaari ba kitang makausap? May problema tayo ngayon. Nagbawas ng empleyado ang pabrikang pinapasukan ng tatay mo dahil sa pandemya. Natin mabibili ang manikang ipinangako namin sa iyo. Ayos lang po iyon. Naiintindihan ko po. Ang mahalaga, sama-sama pa rin tayo at malusog. Maganda na pong regalo iyon sa birthday ko. Masaya na po ako doon, inay. Naku, ang bait talaga ng anak ko. Salamat at naintindihan mo ang suliranin natin ngayon. Inyong natunghayan ang maikling dialogo ng pamilya Reyes. Oras na upang sagutin ang mga sumusunod na tanong upang palawakin ang inyong kaalaman tungkol sa ating talakayan ngayon. Unang tanong, ano ang ipinangako kay Nika? Ang ipinangakong regalo kay Nika ay isang malaki at magandang manika.
Ganito rin ba ang iyong sagot? Magaling mga bata! Dadako na tayo sa ikalawang tanong. Bakit? Hindi nga ibili ang ipinangakong regalo dahil nawala ng trabaho ang tatay ni Mika. Parehas ba tayo ng nasa isip? Very good, kids! Ikatlong tanong. Ano ang naging reaksyon ni Mika ukol dito? Sagot. Nalungkot si Mika, ngunit naunawaan ang sitwasyon ng pamilya. Nakaranas ka rin ba ng parehong sitwasyon? Katulad ka rin ba ni Mika na naintindihan o naunawaan ang issue o suliranin ng kanilang pamilya? Kung oo ang iyong sagot, papindot niya ako ng like sign sa ibaba. Tayong lahat ay nakakaranas ng mga simpleng issue o sin ng pamilya at maging sa pamayanan o komunidad. Munti ka mang ituring ay malaki ang iyong ambag upang malutas ang simpleng suliranin na kinakaharap lalo na ngayong pandemya. Ano-ano nga ba ang mga simpleng issue o suliranin ng pamilya? Paano ka makakapagbahagi ng iyong kaalaman at kasanayan sa paglutas sa mga suliraning ito? Narito at isa-isahin natin. Mga simpleng issue o suliranin ng pamilya. Una, problemang ang usaping pangpinansyal ay kadalasang suliranin ng pamilya, lalo na ngayong panahon ng pandemya. Marami sa atin ang nawalan ng trabaho o maaaring humina ang pinagkakakitaan. Ang resulta, syempre, maghihipit ng sinturon si nanay. Sa madaling sabi, kailangang magtipid. Ang tanong, paano ka makakabahagi sa suliranin ito? Simple lamang. Unawain kung may mga bagay na hindi maibili sa iyo at hindi maibigay. Tulad ni Mika, hindi ba? Isa pang paraan, huwag magreklamo o magdadabog kung ang inihandang ulam ni nanay ay simple lamang. Ano pa? Maaari mo rin pagtiyagaan ang mga lumang gamit. Huwag mo nang magpapabili ng bago. Magagawa mo ba ang mga iyon? Kung oo ang iyong sagot, bida ka, kid! Susunod, pagtutulungan. Oh, alam ko, relate na relate kayo dito. Kadalasan, nagtuturoan ang magkakapatid kung sino ba ang maghuhugas ng plato, sino ba ang maglilinis, magsasaing at iba pa. Paano malulutas ang simpleng issue ito? Ang solusyon? Simple din. Pagpatiin ang mga gawaing bahay at gawin ang anumang trabaho na iniatam sa iyo. Ganito ba ang ginagawa niyo ngayon sa inyong tahanan?
Magaling kung ganon. Pangatlo, selosan at inggitan sa kapatid. Away o pinagseselosan mo ba si bunso dahil siya na lang lagi ang pinapaboran? Hindi maiiwasan ang ganitong suliranin, ngunit ang tanging susi upang magkasundo ay magpasensya, lalo na kung ikaw ang mas nakakatanda. Ilan lamang iyan sa mga paraan kung paano ka maaaring makapagbahagi ng iyong kaalaman at kasanayan sa simpleng issue o suliranin ng pamilya. Sa kabilang banda, may mga suliranin din na kinakaharap ang ating komunidad. Paano ka makakapagbahagi ng iyong kaalaman at kasanayan upang malutas ang mga suliranin ito? Yan naman ang ating pag-uusapan ngayon. Tignan ang mga larawang ito. Ano ang nakikita mo sa larawan? Ang larawan ay nagpapakita ng mga nakakalat na basura sa daan. Tama ang iyong sinabi. Isa sa mga suliraning pangkomunidad ay ang problema sa basura. Ano kaya ang mangyayari kung hahayaan nating nakakalat ang mga ito? Pasada. Maaari itong pagmulan ng sakit at sanhirin ng pagbaha. Kung may ganitong suliranin, ano ang marapat na gawin? Itapon ang basura sa tamang lagayan. Ginagawa mo ba ito? Magaling kung ganoon. Ang mga plastic bottles upang mabawasan ang kalat o basurang itinatapon sa ating komunidad. Susunod na larawan, ano naman ang iyong nakikita? Ang larawan ay sa pampublikong lugar. Ang paninigarilyo sa kung saan-saan ay nagdudulot ng polusyon sa hangin na lubhang mapanganib sa sinumang makakalanghap nito. Ano ang maaaring gawin? Magtalaga lamang ng piling lupang smoking area. Sa ganitong paraan, mababawasan ang pulsyon sa hangin at maiiwasan din ang pagkalat ng mga upos ng sigarilyo sa kung saan-saan. Ano naman ang pinapakita ng larawang ito? Ang larawan ay nagpapakita ng pagpupulong sa barangay. Ano ang suliranin sa mga ganitong sitwasyon? Marami ang hindi nakikiisa sa mga pagpupulong, gawain o proyektong pambarangay na malakitulong sa pagtalakay sa mga suliraning nararanasan katulad ng mga isyong nabanggit ko kanina. Mahalaga ang pakikipagtulungan
ng bawat pamilya sa isang pamayanan upang magtagumpay ang anumang layunin na inilulunsad dito. Bilang isang bata, ano ang maaari mong ambag sa mga ganitong pagkakataon? Simple lamang. Kailangan lang ang iyong pakikiisa. Uulitin ko, kailangan lamang ang iyong pakikiisa. Halimbawa, may proyekto ang barangay na cleanup drive campaign. At marami pang iba. Maaari kang sumali sa mga ganitong gawain o programa. Ang iyong partisipasyon ay malaking tulong para sa ikauunlad ng iyong pamayanan. Ang pamilya ang pinakamaliit na unit makahalaga ng papel na ginagampanan sa ating katauhan. Ito ang humuhubog sa atin mula pa nang tayo ay isilang at pamilya pa rin ang ating tatakbuhan kahit na tayo ay lumalaki na. Kaya't marapat lamang napahan at mahalin ang ating pamilya. Samantala, ang pamilya ang bumubuo sa ating komunidad. Kaya dapat din na makialam at makibahagi sa mga simpleng issue o suliranin na kaya mo namang gawin. Ayon nga sa isang kasabihan, ang mabigat natin ay gumagaan kapag nagtutulungan. Ayan mga anak, binabati ko kayo sapagkat inyong nabatid ang mga simpleng issue o suliranin sa pamilya at komunidad. At nabatid nyo rin kung paano kayo magbahagi ng inyong kaalaman at kasanayan sa paglutas ng mga suliranin ito. Kaya't oras na upang tasahin at sukatin ang kaalaman at kabutihang natutunan ninyo ngayong araw. Ako ay may inihandang pagsusulit. Simple lamang ang inyong gagawin. Lagyan ng check ang payag na naglalarawan ng pakikibahagi sa paglutas ng suliranin sa at ekis naman kung hindi. Unang bilang, magkakaroon ng symposium ang barangay na Kabataan Kontra Droga. Mas pinili ni Sam na lumahok dito kaysa sa maglaro ng online games. Sagot? Check! Ikalaw, nakita mo ang mga bata sa kalye na nagtapon ng mga basura sa daan. Nilapitan mo sila at sinabihang huwag magkalat. Sagot? Check! Ikatlong bilang, nagdadabog si Tracy sapagkat hindi sinasadyang nasira ng nakababatang kapatid ang regalo ng ninang niya. Sagot? Ekis! Ika-apat na bilang, upang maiwasan ang pagbabangayan ng magkakapatid ng Benny, Karen at Lucy na pagkasunduan nilang pagtutulungan ang mga gawaing bahay. Sagot? Check! Huling biling si Marian ng isang bagong damit para sa kanyang kaarawan. Ngunit gipit ang mga magulang nito dahil sa pandemya. Dahil dito,
Nagkulong ito sa kwarto at nag-iiyak. Sagot, Ekis. Binabati ko kayong lahat, mga anak, sapagkat alam kong nakuha niyong lahat. Ang kayo ay magaling, mahusay, at mabuting tao. Mahalagang tandaan na ang ating pamilya at ang komunidad ay may malaking ambag sa ating personalidad bilang tao. Kung may simpleng suliranin o issue, marapat lamang na gawin ang makakaya na kahit sa iyong simpleng paraan, gawa ka upang manutas ang anumang issue o suliraning kinakaharap ng bawat isa. Kaya naman, panalangin ko na anumang higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito ay inyong muli, ako ang inyong guro sa Homeroom Guidance Program sa 5th Baitang, Ginang Chesley R. Bautista. Nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Sa pagnanais na mapigilan ang ating pamahalaan ng pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline ito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH bed tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras. Ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam nyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas!
Kumusta ginigilaw kong mga mag-aaral? Muling sumasa inyo ang Aral Tarlakenyo mula sa RTV Tarlac Channel 26 at DZTC 828 Radyo Pilipino. Ako ang inyong guro, Ginoong Orlando Santos Alejo Jr. Sa sining pang-industriya ng ika-apat na baitang, sasamahan at gagabayan ka gamit ang makabagong paraan ng komunikasyon. Welcome sa ating Project Shine, Aral Tarlakenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Channel 26, sa Converge Cable Channel 100 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DZTZ Radyo Filipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao! Kumusta na kayo mga giliw kong tagapakinig at tagapanood? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng matagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa Homeroom Guidance Program ng ikawalong baitang Ginang Noribel R. De La Pasyon. Sumasayin papawid mula sa San Juan de Mata, lalawigan ng Tarlac. Sasamahan at gagabayan ka sa most essential learning competency na ipakikita ang malasakit sa kapaligiran gamit ang ating kaalaman at kakayahan. Gayon din, masasagot ang mga mahalagang tanong na paano ang mga paraan ng pagpapakita ng malasakit sa kapaligiran gamit ang kaalaman at kakayahan? Bakit kinakailangang pagmalasakitan ang kapaligiran? Natitiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak sa ating bagong aralin. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa, at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Sa araling ito ay inyong maisaalang-alang ang mga paraan kung paano mapuprotektahan ang kapaligiran at nakabubuo ng angkot na plano kung paano maipakikita ang malasakit sa kalikasan. At sa pagtatapos ng aralin, ay matututuhan ang mahalagang konsepto na responsibilidad ko na pamahalaan ang kalikasan sapagkat ako ay katiwalang tagapangasiwa sa ating kapaligiran. Alam kong handang-handa na kayo sa ating aralin. Kumuha ng inyong panulat at papel upang anuman ang mahalagang konsepto na inyong maririnig ay inyong maisulat. Simulan na natin ang ating talakayan. Narinig mo na ba ang awit ng mga asin na may pamagat na kapaligiran? Kung ang sagot mo ay oo, ano ang simula ng awit? Halika, sabay-sabay nating awitin ang unang apat na linya ng awit at upang malaman natin ang nais nitong ipabatid. Narito ang awit. Wala ka bang napapansin sa iyong kapaligiran? Kay dumina ng hangin, pati na ang mga ilog natin. Hindi naman masama ang pag-unlad kung ito'y di nakakasira ng kalikasan. Ayan, salamat sa pagsabay sa akin sa pag-awit. Ano ang bungad ng awit at mga problemang pangkapaligiran
ang nabanggit. Ang awit ay nagsimula sa isang pagtatanong. Tanong sa bawat individual na kung saan ipinababatid nito ang kalagayan ng ating kapaligiran. Ano-ano naman ang mga suliraning pangkapaligiran ng nabanggit? Kung ang sagot mo ay maruming hangin at ilog, tama. Ano-ano kaya ang mga posibleng dahilan kung bakit humantong sa ganitong kalagayan ng ating kapaligiran? Alam kong marami kayong magiging tugon sa aking tanong. Posible na isa sa inyong magiging sagot ay dahil sa kababayaan ng mga tao na mga naninirahan dito. Magaling ang iyong naiisip kung gayon. Isang katotohanan ang isinasaad sa awit, na marumi na ang ating hangin, gayon din ang ating mga ilog. Ano kaya ang posibleng magiging kahihinatnan ng ating inang kalikasan kung magpapatuloy ang ganitong kalagayan? Ano ang posibleng mangyari kung hindi tayo magmamalasakit sa inang kalikasan? Kung ang sagot mo ay patuloy ito sa pagkasira at pagkawasa at nalalagay sa panganib ang ating kalikasan, gayon din, magdudulot ito ng kapahamakan sa tao at iba pang nilikha sa mundo. Mahusay at tumpak ang iyong naiisip. Ito ay ang mga isyong pangkapaligiran na kailangang magawa ng paraan kung hindi man tuluyang masira ang kapaligiran. Maliban sa polusyon sa hangin at sa tubig na nabanggit sa awit, narito ang mga suliraning pangkapaligiran na sumisira sa mundong ating pinananahanan at ang mga dahilan nito. Mga isyong pangkapaligiran. Ang polusyon sa tubig. Ayon sa Water Environment Partnership in Asia o WEPA, malaki ang problemang kinaharap ng Pilipinas sa polusyon sa tubig. Maraming sektor sa lipunan ang nakadepende sa malinis na tubig. Ang pagtaas ng populasyon, urbanisasyon, agrikultura at industrialisasyon, uso mula sa pabrika at sasakyan, mga basura kung saan-saan. Ang mga ito ang nagiging sanhi ng polusyon sa hangin at tubig at dahilan ng pagbaba ng kalidad ng tubig sa Pilipinas. Ayon sa Greenpeace, karamihan sa mga polusyon na ito ay mula sa waste water. Nagmumula ito sa mga heavy metal at iba pang chemical tulad ng mercury, lead at cyanide, dumi ng mga hayop at patay na hayop, mga nabubulok na halaman, mga natapon na langis, mga dumi galing sa kabayanan at mga dumi ng mga ilegal na itinatapon sa ilog at dagat. Sa ganitong kondisyon, nararanasan ang pagdumi ng tubig. Kayo mga anak, kumusta naman ang tubig na inyong ginagamit at iniinom? Siguraduhin ito ay malinis at ligtas. Ang susunod na isyong pangkapaligiran ay ang tinatawag nating deforestation. Ito ay isa sa mga suliraning pangkalikasan na kung saan kumukonti ang bilang ng mga puno sa kagubatan na hindi napapalitan ng panibagong puno. Dahilan ng pagkasira ng kagubatan. At mula dito, nagdudulot ito ng pagkapinsala tulad ng pagbaha at pagkawala ng mga tirahan ng hayop. Ilan sa mga itinuturong sanhi ng malawakang deforestation ay ang tinatawag na illegal logging. Gayun din ang pagkakaingin o ang pagsunog sa isang bahagi ng kagubatan upang ihanda sa pag-agrikulturang produkto. Ito rin ang itinuturong dahilan ng pagkakaroon ng kalamidad tulad ng flash flood at landslide.
Ayon sa mga eksperto, ang paunahing dahilan ng deforestation ay ang agrikultural na kaunlaran. Ito ay walang habas na pagputol ng mga puno. Bunga ito ng land conversion, habitation, pagkakaingin at illegal logging. At dahil sa patuloy na pag-unlad, kasabay ng pag-usbong ng mga malalaking industriya, nasisira ang ating mga kagubatan. Sabi nga ng liriko ng awit ng asin, hindi naman masama ang pag-unlad kung ito ay hindi nakasisira ng ating kalikasan. At isa ring sanhi ng climate change ay ang deforestation. Ang ilegal na pagputol ng mga puno ay dapat matultukan para na ring unti-unting kinikitil ang ating mga buhay sa bawat pagputol ng mga puno. Sapagkat ang puno ay nagbibigay sa atin ng malaking pakinabang tulad na lang ng sariwang hangin at pumoprotekta sa panahon ng tag-ulan na sa pagguho ng lupa at sa pagbaha, nagsisilbing lilim sa panahon ng tag-init, lalo na sa panahon ngayon. Maraming mga benepisyo ang dulot ng punong kahoy. Nagbibigay ng preskong hangin at ang mga ugat nito ang nagsisilbing tagapagdala at tagapag-ipon ng underground water na pinagmumulan ng malinis na tubig. Ano kaya ang magandang gawin, mga anak? Upang makaiwas sa sanhi na dulot ng deforestation. Ang susunod na isyong pangkapaligiran ay ang problema sa solid waste. Mula sa larawan na in-upload ng GMA Public Fair Affairs, makikita natin na hindi hiwa-hiwalay ang mga kagamitang pwede pang gamitin. Ang mga basura ay nakahalo sa isa't isa at nagkalat ang basura kung saan-saan. Ayon sa National Waste Management Report, abot na mahigit na 16 na milyang tunilada ang basura ng Pilipinas noong 2020. Kayo mga anak, saan at paano ninyo itinatapon ang inyong mga basura? Isa pang problemang pangkapaligiran ay ang pagmimina. Totoo na malaki ang kita sa pagmimina. Subalit, ang mga taong may kakayahang gumawa ng ganitong operasyon ay ang mga taong mayayaman na. Dahil sa kanilang gawain at hangaring magkaroon ng maraming pera, naaapektuhan ang mga lupain at mga likas na yaman. Dahil dito, nagdudulot ito ng pagbagsak at pagguho ng lupa o landslide, pagkasira ng kapaligiran at kapunuan sa isang lugar. Ilan lamang ang mga iyan sa mga isyung pangkapaligiran. Ang polusyon sa tubig, sa hangin, deforestation, problema sa basura at pagmimina na nagiging dagok sa buhay ng ating mga mamamayan. Pagkatapos nating malaman ang mga masamang epekto nito sa ating kapaligiran, mga anak, nalaman natin na ang sitwasyon at masamang dulot nito sa tao, gamit ang ating mga kaalaman at kakayahan, paano natin maipakikita ang ating malasakit? Ano ang mga isyong pangkapaligiran na nangangailangan? Ang mga isyong pangkapaligiran ay nangangailangan ng espiritual na pagtugon, sapagkat ang lahat ay nilikha ng Diyos ay kanyang kaloob na kung saan meron tayong gampanin at responsibilidad. Nararapat na gamitin ang kalikasan nang may pasasalamat at paggalang sa Diyos. Ipinagkaloob ng Diyos sa tao ang kapangyarihan na alagaan ng kalikasan na kanyang nilikha
At ang pagtitiwalang ito ay isa sa mga patunay ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Hahayaan na lang ba natin na magpatuloy ang ganitong sitwasyon? Ano-ano ang maaari mong gawin? Paano mo may pakikita ang iyong malasakit? Alam ko, bilang isang mabuting tao at responsabling mamamayan, gagawa ka ng mga hakbang. Hindi man ito tuluyang matuldukan, subalit ito ay atin nang may iiwasan at maaagapan. Ano-ano po ang mga responsibilidad natin bilang tagapamahala? Responsibilidad ng tao na pamahalaan ang kalikasan. Tayo ang katiwalang tagapangasiwa sa ating kapaligiran. Binigyan tayo ng mandato ng Diyos na pamahalaan ang kanyang kalikasan. Mag-isip ng mga konkretong paraan upang tayo ay maging bahagi ng solusyon sa problemang kinaharap ng ating kalikasan. Bukod tanging biyaya ng tao mula sa Diyos ay ang kakayahan at kaalaman. Ang kakayahang unawa at kumilos ng mga hakbang na maaaring planuhin at gawin, mga paraan na pwede at posibleng maisakatuparan sa mga problemang pangkapaligiran. Halimbawa na lang ang problema sa polusyon sa hangin at tubig. Paano ka makatutulong upang ito ay masolusyonan? Isa sa pinakamadaling nating gawin ay ang simpleng pagtatapon ng basura sa tamang lugar, hindi kung saan-saan. Kung walang makitang basurahan, ilagay muna ito sa iyong bag o kaya naman dalhin hanggat makakita ng tamang tapunan. Ang waste management ay isa sa mga akmang termino ng pangungulekta, paglilipat, pagtatapon o pagmumonitor ng mga basura ng mga tao. Isinasagawa ito upang mapangasiwaan ng maayos at makaiwas sa masamang epekto ng basura sa kalusugan at kapaligiran. Maaaring mabawasan ang basura sa pamamagitan ng pagsunod sa mga prinsipyo ng reduce, reuse, recycle, at repair o ang mga tinatawag nating mga 4 R's. Sundin ang mga batas at makipagtulungan sa mga tagapagtatupad nito. Ilan sa mga batas na tungkol sa pangangalaga ng kalikasan? Ang Republic Act 7586 o kilala bilang National Integrated Protected Areas, pumoprotekta ito sa mga kalikasan o likas na yaman, lalo na ang mga halamang tumutubo, partikular na sa mga rehiyon na hindi itinanim ng mga tao ang puno. Republic Act 9003 o the Ecological Solid Waste Management Act 2000. Ito ay tungkol sa pagtatapon sa tamang lugar sa basura. Ilan sa mga ito o ilan ang mga ito sa mga batas na katuwang ng pangkapaligiran? Nawa ay maging bahagi tayo upang makatulong sa pagpreserba ng ating kalikasan. Katulad ng pagtatanim ng mga puno, gulay, at iba pang halaman. Isumbong at ipagbigay alam sa mga may kapangyarihan ng gawaing hindi naaayon sa batas at nakasisira sa kalikasan. Iwasang magsunog. Iwasan ang paggamit ng mga plastik na pambalot sa mga binibili. Huwagayaang nakabukas ang gripo habang nagsisipilyo. Pag-adboka sa mga tao na pangalagaan ang kapaligiran. Ilan lamang sa mga nabanggit ang mga paraan ng pagpapakita ng ating kakayahan at kaalaman sa pagmamalasakit
sa ating kapaligiran. Mahalaga ang pangangalaga sa ating paligid, hindi lang para sa atin, kundi sa papalit sa atin sa mundo. Ang tao at ang kalikasan ay hindi pangkaraniwan, ordinaryo o walang halaga. Ang lahat ay bunga ng kaisipan, nais, pagmamahal at pagpapahalaga ng Diyos sa atin. Kaya, bawat nilalang ng Diyos, tao man o kalikasan, ay hindi maaaring tratuhin na mangkasangkapan o gamit na maaaring gamitin, minuman, taliwas sa tunay nitong layunin. Ang responsibilidad na pang-ekolohikal ay gawain para sa lahat, bilang paggalang para sa lahat, kabilang na ang henerasyon ngayon at sa hinaharap. Sa pagharap ng mga suliraning pangkalikasan, nararapat na isaalang-alang muna natin ang mga etika, dignidad ng tao bago ang makabagong teknolohiya. Dahil ito mismo ang ating tahanan. Ang likas na yaman ay limitado o may hangganan. Gamitin ang likas na yaman ng may katalinuhan at kaalaman. Ating isaisip ang sinasabi sa aklat ng Genesis chapter 1 verses 27 to 31. Nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang wangis. Kaakibat nito ang utos na pangalagaan ang kanyang kalikasan. Bumuo ako ng isang tula na may pamagat na panawagan. Narito ang mensahe. Makinig kayong mabuti, mga anak. Panawagan. Ang dala ng kalikasan ay tunay na kayamanan. Kayamanang inihanda sa bawat mamamayan. Nagsisilbing tulay sa magandang kinabukasan. Kaya kinakailangan ito ay pakaingatan. Ang bawat naroon, gayon din ang nariyan. Biyaya ng may kapal sa lahat ng nilalang. Dapat nga lang itong pagmalasakitan sapagkat ang lahat ay mayroong hangganan. Kung ang ating kalikasan ay mapapabayaan, anong saysay ng buhay mo sa kinabukasan? Tao, gumising ka. Yan ang aking panawagan. Nawa ay may natutunan kayo mula sa aking ibinahaging tula. Sa puntong ito, panahon na upang alumin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng mga nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at makinig sa radyo at sa mga nakikinig sa radyo. Narito ang panuto. Piliin ang titik ng pinakamang sagot. Unang katanungan. Alin sa mga sumusunod na gawain ang nagpapakita ng pagkakaroon ng malasakit sa kapaligiran? Ang pagwawalis, letter A, B, paglalagay sa bulsa o sa bag ng basura habang walang nakikitang basurahan tulad ng balat ng candy, papel at iba pang kagamitan, o paggamit ng plastic, D, pagkikibahagi sa pagtitipid. Kung ang inyong sagot ay letter B, binabati ko kayo, mga anak. Ang alit-ikalawang katanungan ay, nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis ang tao at siya ang nasa itaas ng lahat ng kanyang nilikha. Ay may pananagutan na pangalagaan kalikasan. Ang pahayag na ito ay nangangahulugan ng A. Igalang ang kalikasan, B. Makiisa sa pagpipreserba ng kalikasan, C.
pagpapanatili ng kayusan sa lahat ng nilalang sa mundo. D. Pangangalaga sa kalikasan. Muli, ang inyong sagot ay letrang B. Tama! Binabati ko kayong lahat, mga anak. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral na inyong natutunan sa araw na ito, mga anak, ay inyong maisabuhay. Muli, ako ang inyong guro sa Homeroom Guidance Program ng Baitang Walo, Ginang Gloribel R. de la Pasyon, sumasahing papawid mula sa San Juan de Mata, Tarlac City, na nagpapaalalang piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Sa RTV Tarlac, Channel 26. At sa DZTC, Radyo Pilipino Tarlac. Narito na ang paaralang walang sawang naglilingkod
mula dito sa Bilyag Divay, mula dito sa bayan ng San Manuel, mula sa bayan ng San Clemente, mula sa Santa Ignacio, mula sa bayan ng Victoria, mula sa lungsod ng Tarlac. Teacher Jury Andres Madriaga, ang inyong teacher broadcaster para sa ikaapat na baitang ng PE. Nakasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26, Converge Channel 100 at sa bayang napapakinggan sa DCTZ Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kamusta na kayo mga gilog naming tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa Homeroom Guidance Program, Ikasyam na Baitang, Tinang Do Anjoy Gabriel Aquino, tumasahing mapawid mula sa bayan ng Victoria, lalawigan ng Tarlac. Nasamahan at gagawayan ka sa most essential learning competency na nagpapakita ng malasakit sa kalikasan gamit ang kaalaman at kasanayan. Husnod na layunin ang ating araling ngayong araw. Una, nalalaman ang mga paraan ng pagpapakita ng malasakit sa kalikasan. Pangalawa, na isasagawa ng maayos ang mga kaalaman at kasanayan sa kalikasan. Pangatlo, na isasabuhay ang pagmamalasakit sa kalikasan. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na sa ating bagong aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyon magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Handa na ba kayo? Tara at simulan na natin! Ang kalikasan ay biyayang galing sa ating Panginoon. Sa kalikasan nagmumula ang lahat ng bagay na siyang nagbibigay buhay para sa lahat. Dito nagmumula ang mga pagkain na ating pinagsasadyahan. Tirahan na siyang nagsisilbi nating proteksyon sa init at sa lamig, mga gamot, at marami pang iba. Pansinin niyo ang mga larawang ito. Ito ay mga kuha sa bundok, ilog, at dagat. Mapapansin natin na sadyang napakaganda at kay sarap sa pakiramdam na ang ating kapaligiran ay malinis, maayos, at tunay na naaalagaan. Ngayon naman ay tignan naman natin ang larawang ito. Halos kabaliktaran na ng mga nasa unang larawan. Madumi ang mga ilog at dagat, kalbo at wala ng mga puno sa bundok. Ang mga hayop ay nahihirapan na din sa kanilang tirahan dahil sa mga basura dito.
siyang malaki ang kaibahan ng sitwasyon ng ating kalikasan sa una at ikalawang larawan. Alam niyo ba kung sino ang salarin sa lahat ng karumal-dumal na sinapit ng ating mahal na kalikasan? Tao o tayo ang salarin sa lahat ng kasiraan ng ating kalikasan. Sadyang naging mapusok ang mga tao sa paggamit ng ating kalikasan. Nakalimutan nila na tayo ay may responsibilidad at mayroong limitasyon sa paggamit ng mga yaman nito. Marami ng maruming dagat, ang mga ilog ay halos patay na. Mga bundok na nawawala dahil pinatag o nakwari na. Mga punok sa bundok at kagubatan na nauubos dahil sa illegal logging. At dahil doon ay tuluyan nang nasisira ang ating biodiversity. Maging ang mga hayop at mga halaman ay kinukuha at pinagbibili. Dahil sa pagkasirang ito ng kalikasan, ay nagaganap ang mga trahedyang pangkalikasan na malinaw na may mga kinagawain ng tao. Nariyan ang paghagupit ng mga malalakas na bagyo, pagbaha, pagkakaroon ng landslide, pagkalat ng pandemya tulad ngayong nararanasan natin ang COVID-19. At ang lahat ng ito ay nagtutulot ng pagkamatay ng maraming tao. Dapat nating pakatandaan na maging mabuting nilalang ng Diyos na kanyang itinala para alagaan ang kalikasan. Para sa kalikasan na mula kay Bishop Gianpaolo Crepaldi, kalihim ng Pontifical Council for Justice and Peace, na maaari natin maging gabay para alagaan ang kalikasan. Una, alagaan natin ang kalikasan sapagkat
Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam niyo na, yan ang jeepney! Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pinas. Aral Tarlakhenyo. Sa ating pagpapatuloy, narito ang ating ikalawang utos. Ang kalikasan ay hindi dapat ginagamit bilang kasangkapan na maaaring manipulahin at ilagay sa mas mataas na lugar na higit pa sa dignidad ng tao. Karamihan sa atin sa kalikasan kumukuha ng pangkabuhayan. Subalit nakakalungkot isipin na ang iba ay nagagawang gumawa ng mga pang-aabuso, gaya na lamang ng mga ilegal na pangingisda, ilegal na pamumutol ng puno, at ilegal na panguhuli ng mga hayop. At higit lahat ay ang labis na paggamit ng mga pestisido o mga kemikal. Ikatlo, responsibilidad natin at ng mga susunod na henerasyon ang paggalang sa kalikasan. Ang pangangalaga sa kalikasan ay gawaing panlahat. Dapat tandaan na ang pagwawalang bahala sa kapaligiran at kalikasan ay palaging makakaapekto sa lahat ng tao. Ika-apat, isaalang-alang muna ang etika bago ang makabagong teknolohiya. Maaari na dahil sa mga makabagong teknolohiya ay magiging madali ang ating pamumuhay. Subalit, nakakalimutan natin na ang ibang gawaing pangmodernisasyon ay nakakasira sa ating mahal na kalikasan. Tulad na lamang ng unti-unting pagkaubos ng mga bundok o ng iba pang anyong lupa dahil sa pagpapatayo ng mga gusali, pabrika o subdivision na bahay. Di alintana ang pagsira ng lupaing ito ay pagsira din ng iba pang buhay. Ikalima, ang paggamit sa kalikasan ay hindi kailanman mali, maliban kung ginamit ito na taliwas sa kung ano ang kanyang lugar at layunin. Ang lahat ng mga ginagawa natin sa ating kalikasan ay nararapat na may angkop na pananagutan at pagkamalikhain. Hindi masama na may baguhin tayo sa kalikasan, subalit dapat laging isaalang-alang pa din ang pagreserba ng buhay nito, dahil ito ang nagbibigay buhay sa lahat. Halimbawa na lamang ay kung tayo ay namamasyal sa mga bundok, gubat o karagatan,
iwasan natin ang pagsira sa mga ito. At higit sa lahat ay huwag tayong manguha ng mga halaman o manghuli ng mga hayop rito. Iuwi ang magagandang alaala sa lugar, pati na din ang inyong mga basura. Ika-anim, bigyang pansin ang kahalagahan ng kalikasan. Lahat ng bagay na kailangan natin ay nakukuha sa kalikasan. Pakatandaan na ang lahat ng bagay ay may limitasyon o may hangganan. Kailangang panatilihin natin ang balanse sa kalikasan. Halimbawa na lamang kung ikaw ay nagputol ng puno, dapat lang napalitan ito, magtanim muli ng panibago. Huwag tayong gumawa ng anumang bagay na permanenteng makakasira sa ating kalikasan. Ikapito, may kaugnayan ang pagtatapos ng mundong ito sa kalikasan. Kung ang mga bagay na kailangan natin ay nakukuha sa kalikasan, ano na lamang ang mangyayari kung ang kalikasan ay permanente nang masisira at mauubos? Maaaring dito na din matatapos ang ibang may buhay. Kaya sa lahat ng ating ginagawa, isaalang-alang natin ang kabutihan ng ating kalikasan para sa kabutihan ng lahat. Ikawalo, karapatan sa isang malinis at maayos na kapaligiran ay maprotektahan. Lahat ay apektado sa kung anuman ang maling nagawa natin sa ating kalikasan. Kaya marapat lamang na ang kaayusan ng ating kalikasan at ang pagprotekta nito ay gawaing panlahat. Kinakailangan na ang lahat ay nauunawaan ang mga batas, polisiya at pakikiisa sa mga aktibidad para sa kalikasan. Halimbawa na lamang ang Earth Hour. Ito ay isang aktibidad na kung saan ay magpapatay ang lahat ng kanilang mga gamit na dekuryente, lalo na ang kanilang mga ilaw. Ito kasi ay isang paraan ng pagbawas ng konsumo ng langis para makapag-supply ng kuryente at para din mabawasan ang radiation na dulot ng mga ginagamit nating appliances na siyang nagpapainit lalo ng mundo. Mahalaga na ang pagprotekta sa mundo ay pagprotekta ng lahat sa kanyang kalikasan o sa kanyang paligid. Ikasyam, ang pangangalaga ng kalikasan ay nangangailangan ng pagbabago sa uri ng pamumuhay o lifestyle na nagpapakita ng kontrol sa sarili. Kinakailangan ang bawat isa sa atin ay mayroong pagkontrol sa pagkonsumo ng bagay o gamit. Kailangan na magkaroon ang lahat ng pagtitimpi at baguhin ang anumang nakasanayan na nakasisira sa ating kalikasan. Ikasampo, ang mga isyong pangkapaligiran ay nangangailangan ng pagtulong espiritual. Anumang saloobin na pinaiiral natin sa kalikasan ay pagpapakita ng pagmamahal at paggalang sa Diyos na siyang lumikha sa lahat. May kaugnayan ang pagtatapos ng mundo sa kalikasan. Kailangan na ang bawat isa sa atin ay marunong magpasalamat sa lahat ng kanyang napapakinabangan sa kalikasan upang magkaroon tayo ng kamalayan na tamang pamamaraan ng pagprotekta sa ating mahal na kalikasan. Anumang pamamaraan o mga kasanayan na ating maaaring magawa para magpakita ng malasakit sa ating kalikasan ay pakaisipin na ito ay di lamang para sa ngayon. Ngunit ito ay higit na kailangan ng mga susunod na henerasyon at para din sa pagpapatibay ng relasyon natin sa Panginoon. Sabi nga ni Santo Papa Benedito, ang planetang hindi mo iniligtas
ay ang mundong hindi mo dapat matirhan. Kung kaya't sa maliit na mga pamamaraan natin, pangalagaan at iligtas natin ang kalikasan at ang ating mundo. Isang talakayan na naman ang malapit nang matapos. Ako ay masayang-masaya na ipinakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat, ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito, mga anak, hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB comment box or chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Suriin ang mga sumusunod na pangungusap at isulat sa inyong kwaderno o i-type sa chat box ang salitang tama kung ang mga sumusunod na gawain ay nagpapakita ng malasakit sa kalikasan at mali naman kung di nagpapakita ng malasakit sa ating kalikasan. Unang pahayag, nagsasanay ng 6 R's. Reduce, reuse, refuse, recycle, repair, at rethink sa aming tahanan. Kung ang inyong sagot ay tama, binabati ko kayo, mga anak. Ikalawang pahayag, di nangiiwan ng mga basura sa mga lugar na aking napasyalan. Kung ang inyong sagot ay tama, binabati ko kayo, mga anak. Ikatlong pahayag, di pakikilahok sa Earth Hour dahil para lamang ito sa mga malalaking bahay o gusali. Mali ba ang inyong sagot? Napakahusay, mga anak. Ika-apat na pahayag, pagsusunog ng basura para di tayo matambakan. Kung ang inyong sagot ay mali, pagbati at paghanga sa inyo, mga anak. Ikalimang pahayag, nagbibisikleta o naglalakad na lamang kung malapit lang naman ang pupuntahan. Tama ba ang inyong sagot? Binabati ko kayo, mga anak. Kayong lahat ay aking binabati, mga anak, sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot sa ating maikling pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling, mahusay, mabuting tao. Mga anak, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na ang kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong mga kapamilya o guro, huwag kayong magdalawang isip na sila ay tawagan o lapitan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito, ay inyong maisa sa buhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa Homeroom Guidance Program
ikasyam na baitang ginang Doan Joy Gabriel Aquino na nagpapaalala, piliing laging maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Ba na ang kinikilalang Guinness Book of World Records holder bilang pinakamaliit na commercially harvested fish ay isang sinarapan? Ito ay matatagpuan lamang sa Pilipinas, sa Lake Buhi sa Bicol River. Isa itong uri ng goby na may transparent na katawan na may sukat na 12.5 millimeter. Alam mo na, yan ang sinarapan! Ba na ang whale shark ay hindi isang whale? Ang whale shark o butanding ay kinikilalang world's largest fish at tinatawag gentle giants. May sukat itong 12 meters. Maliliit ang ngipin ng butanding, kaya naman planktons o maliliit na hipon at isda lang ang kaya nilang kainin. Simula noong 2011, marami nang nahumaling mag-whale shark watching sa Oslo, Cebu. Alam nyo na, yan ang whale shark! Ang ating pagbati at paghanga sa inyong patuloy na pag-aaral. Welcome sa ating Aral Tarlac Henyo sa RTV Tarlac Channel 26 at sa DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Narito na ang paaralang walang sawang naglilingkod mula dito sa Bilyan Divay, mula dito sa bayan ng San Manuel, mula sa bayan San Clemente, mula sa Santa Ignacio, mula sa bayan ng Victoria, mula sa lungsod ng Tarlac. Teacher Jury Andres Madriaga ang inyong teacher broadcaster para sa ikaapat na baitang ng PE.
Narito na ang programang Aalalay sa bawat pamilyang Pilipino. Layunin ay magbigay impormasyon, pag-asa at inspirasyon saan ka man sa mundo. Ito ang Tanglaw at Gabay, a Parents Education episode ng SBO Tarlac Province. Na kasalukuyang napapanood sa RTV Tarlac Channel 26 at FB Live maging sa Converge Cable Channel 100 at sa bayang napapakinggan sa DZTZ 828 Radio Pilipino Tarlac. Yes, mapagpalang araw at magandang bukas sa pamilyang Pilipino. Ako ang inyong katanglaw, Ma'am Cecilia Salas Guzman, mula naman dito sa Dapdap Bamban Tarlac. At ako ang inyong kagabay, Sir Emmanuel Corpus Reganit, sumasa himpapawid mula dito sa Tarlac City, Tarlac. Binabati kayong lahat ng panatag na araw. Ang Schools Division of Tarlac Province ay nagsasabing mahalaga ka at pinapahalagahan ka, pamilyang Pilipino, kaya tara na, sama-samang matuto dito sa Project Shine, Aral Tarlacenyo ng SDO Tarlac Province. Siyempre bago yun, aming nais batiin ang aming Regional Director, Dr. May Batenga Eklor, ng magandang umaga po. Magandang umaga din po, SDO Tarlac Province, sa pamumuno ng ating Superintendent at Inspirasyon, Dr. Ronaldo A. Pozen. Aming din inihahatid ang aming pagbati at pasasalamat sa Congressman ng unang distrito ng Tarlac, Honorable Charlie Cowangco. At sa lahat ng pamilyang Pilipino na nanunood at nakikinig, ang aming pong pagpapahalaga sa inyong pagmamahal at dedikasyon na makipagtulungan sa Department of Education na matapos ang taong panaroan na ito ng nagtatagumpay tungo sa katuparan ng pangarap ng ating mga anak. Muli, ang aming pong pagbati, paghanga at pagpupugay, pamilyang Pilipino. Right, partner. Kumusta na po ang pamilyang Pilipino? Mayroon na po bang nabakunahan sa inyong pamilya? Ako po di ba? Ako po, yes, ay personal. Oo, ay nabakunahan na dahil meron tayong tinatawag na comorbidity, no? At personal na pinapaabot ko ang aking pagsaludo at pasasalamat sa ating pamahalaan. Dahil hindi ito humihinto, partner, ng paghahanap ng mga paraan upang matapos na ang pandemyang ito at makabalik na tayo, no, sa normal na pag-aaral ng ating mga anak. At hindi lang yung partner. Yes, saludo din ako sa ating mga medical frontliners. Nakita ko ng aking mga mata talaga ang kanilang pagsasakripisyo. Kaya po maraming salamat po sa inyo at patuloy namin kayong ipapanalangin dito sa Tanglaw at Gabay. Partner, speaking of last week's segment natin na patungkol sa pag-overcome ng tinatawag nating mga mental issues, ay naalala ko lang yung unang sinabi, dapat daw magkaroon tayo ng isang significant person, maaaring asawa, di ba? Kapatid, kaibigan, na pwede natin pagkatiwalaan at masabi yung ating mga problema para hindi natin ito dinadala sa ating sarili. At pangalawa, pwede ka raw maglibot-libot sa iyong bahay. Ako ka lang magstay sa kwarto para na sa ganun ay hindi ka masyadong mabalutan ng tinatawag na anxiety or depression. Yan. So partner, ikaw naman, kumusta na po kayo? Nako, iniinda ang sakit ng aking braso, pero nagpapasalamat ka paris mo sa gobyerno at sa lahat ng mga medical health workers na talaga namang ibinigay maging ang kanilang buhay para makapagbigay ng serbisyo sa lahat, especially sa pamilyang Pilipino. Kaya pamilyang Pilipino, kung may pagkakataon po, sunggaban po natin, no, ang pagkakataong magpabakuna para po sa protection nating lahat. Indeed, the Lord is really good. Anuman ang sitwasyon at kalagayan ng ating pong buhay, hindi po siya nagkukulang at nagpapabaya. And bilang pagpapatuloy sa ating pong review about last week's discussion about healthcare, ang pangatlo dito ay maaari tayong tumawag sa HOPE Hotline. I-type lang ang HOPE Hotline sa inyong Facebook page at humingi po tayo ng tulong upang ma-refer tayo sa mga eksperto o sa mga doktor
pagdating sa mga ganoong sakit, yung anxiety at saka depression, laging tatandaan, may kakampi ka, may kasama ka. And of course, lastly, ito yung pinakamahalaga partner, no? Huwag po nating kalilimutan, pamilyang Pilipino, ang manampalataya sa ating Panginoon dahil tunay at dakila ang hangarin niya anuman ang pagsubok na dumarating sa ating lahat. Abay, partner, no? Sa araw na ito, ay mapalag tayo dito sa SDO Tarlac Province sapagkat pamilyang Pilipino, ito tinatanong ng bawat mga magulang, no? Lalo na malapit nang magtapos ang taong panuruong ito, eh parang hindi pa yata identified ng kanilang mga anak, specifically sa junior high school tsaka senior high school, kung anong track ang kanilang kukunin o kung anong pangarap ba, mayroon ang kailang mga anak. Hindi rin nila makita pa sa kasulukuyan kung ano ba yung strength ng kanilang mga anak. Kaya naman, dito sa Tanglaw at Gabay ay atin pong pag-uusapan ang career guidance at pathing na makatutulong na tiyak sa ating mga mag-aaral partner. Yes. At mapalad tayo, partner, sapagkat makakasama natin ang isang kaibigan na maalam at may malasakit, may puso at talaga namang hinahangaan sa kanyang angking husay at galing. Ay. Ang aking tinutukoy, pamilyang Pilipino, ang ating selfless and readily available to serve our education program supervisor in LRMDS and division focal person in senior high school, Sir Bobby Kawagan. Sir, magandang umaga po at maraming salamat. Magandang umaga, Doc Eman and Doc Cecil. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po yung nagagalak na maging bahagi ng Tanglaw at Gabay sa umagang ito. Thank you, Doc Eman and Doc Cecil, for inviting me to be part of your discussion and topic this morning. Magandang umaga po, Sir Bobby. Alam mo, kahit masakit ang aking pakiramdam, hindi kita mapapalampas na makapalayan po dito. Totoo.